Dumami man daw ang job opening sa bansa kumpara ng mga nakaraang taon ng pandemic, dapat pa rin tutukan ang kalidad nito. Lalo na yung para sa kabataan ayon sa isang pag-aaral ng World Bank. May unang balita si Leigh Alves. Bumalik na raw sa pre-pandemic level ang dami ng mga job order na natatanggap ng manpower agency na ito. Karamihan sa job orders ay sa production o mga pabrika. Yung mga clients natin is now, they're requesting for more manpower or workers. Lumalakas na uli yung business nila. Sunod-sunod yung request nila sa pag-request ng mga manpower. Sa pamamagitan ng agency na ito, nakakuha ng trabaho ang 24-year-old na si Catherine. Natanggap siya bilang encoder. 2 taong jobless si Catherine nang magsara ang pinapasokang call center noong 2020. Maaaring dumami muli ang mga job opening pero sa karanasan niya, di raw madali ang job hunting ngayon. Kahit pa umabot siya sa second year college sa kursong information technology. Dati po kahit working student ka, madali lang po. Kasi may company naman po na open para sa mga tulad po namin before na nag-aaral. May mga tumatanggap po sa amin. Unlike ngayon po, mahirap po kasi may mga educational background na po. Kailangan, may ibang company po kasi na kailangan ano ka po, college graduate. Ayon sa Philippine Jobs Report ng World Bank, matindi ang naging epekto ng pandemic sa mga kabataan pagdating sa employment. Bagaman tila bumalik na sa pre-pandemic ang employment indicator sa bansa, alalahanin pa rin daw ang kalidad ng trabaho para sa mga kabataan. Mahigit 60% daw ng mga edad 15 to 24 years old ang walang trabaho bago pa ang pandemic noong 2019. Hanggang 2022, nananatiling mababa ang employment sa kanila. Active labor market programs such as wage subsidies, skills training, employment services for job search and matching, and support for entrepreneurship. Isa raw sa dapat na itaas ay ang digital skills. Ayon sa TESDA o Technical Education and Skills Development Authority, patuloy nilang tinutugunan ang skills mismatch sa bansa. When the skills demand are identified and from the skills standard we develop now the competency-based curriculum, which now be the basis of training providers. Isa pa raw dapat tugunan ayon sa World Bank report ang antas ng sahod. Isa raw sa bawat 3 manggagawa ang nagsabing below minimum wage ang sinasahod nila. At sa patuloy na pagdating ng employment opportunities abroad, mahalaga raw na matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga migrant worker. Bagay na sabi ng Department of Migrant Workers ay kanilang pinoprotektahan. Ito ang unang balita. Leigh Alves para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.